Let's go, Banyuhay! Banyuhay! Basta Banyuhay, astig! Ikaw ba ay mag-aral? Magulang? O di kaya naman ay guro na naghahanap ng video lesson sa Filipino? Pwes, tama po ang channel na pinasok mo. Ako po, si Ginoong Roderick Alo, ang Department Head ng Filipino Department ng Mapulang Lupa National High School, Lungsod ng Valenzuela. Dito po sa channel na ito ay mapapanood ninyo ang ilan sa mga video lesson mula sa mga guro ng Pilipino ng Mapulang Lupa National High School na maaari ninyong balik-balikan. Kung ikaw po ay may katanungan, ay ilagay mo lamang sa comment section at sisikapin ko po itong masagot sa abot ng aking makakaya. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga videos. Handa ka na bang matuto? Nood na! Manood, makibahagi at matuto sa asignaturang Pilipino. Magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa ikalawang linggo ng unang markahan sa Valenzuela Live Filipino 9. Ako ang inyong guro, Binibining Carla, na nagpapaalalang maging handa at bukas ang isip para sa panibagong araw ng pagkatuto. Kaakibat nito, inaasahan ko ang maagap at matapat na pakikilahok ninyo para sa ating aralin. Lagi tatandaan, mag-project coach tayo. We advocate time consciousness and honesty. Ayos ba? Ayos! Kung ganon, simulan na natin ang makabuluhang araw na ito ng pagkatuto ninyo nang natatamo ang mga kasanayan na naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenovela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyana sa kasalukuyan at napagsusunod-sunod ang mga pangyari gamit ang angkop na pangugnay. Upang matamo ang mga kasanayan ito, magkaroon muna tayo ng kaunting ehersisyo. Subukan nating iguhit ang pangarap mong bahay. Sundin ang mga hakbang na sasabihin ko. Handa ka na ba? Unang hakbang. Kumuha ng papel at panulat. Ikalawa, iguhit ang nais na forma ng bubong. At ikatlong hakbang, iguhit mo naman ang haligi ng bahay. Para sa ikaapat, iguhit ang pinto at bintana. Ikalimang hakbang, iguhit ang iba pang elementong nais ilagay sa pangarap na bahay. Halimbawa, asuteya, magarang kotse, swimming pool, at iba pa. Kumusta? Naiguhit mo na ba ang iyong pangarap na bahay? Maaari ninyo yung picturean mamaya at isend sa inyong guro sa Pilipino. Samantala, napansin ba ninyo ang mga katagang ginamit ko sa paglalahad ng panuto? Iyon ang ilan sa mga kataga o hudyat sa pagsusunod-sunod ng pangyayari. Batid kong pamilyar na kayo sa paksang ito, ngunit paano nga ba ito gamitin ng wasto? Sa tulong ng aralin natin ngayon, tuklasin ang sagot sa mahalagang tanong na paano nakatutulong ang paggamit ng mga pangugnay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akdang pampanitikan? Sa araw-araw na pakikipag-usap natin, karaniwan na ang pagbibigay ng pagkakasunod-sunod ng bagay-bagay, mga pangyayari, proseso, o panuto. Kaya naman, marapat lamang na alam natin ang mga salita, kataga, o pahayag na dapat gamitin para sa pagsusunod-sunod. Isa sa dapat nating alamin ay ang mga pangkuring pamilang.
Ginagamit ito kung ang pinagsusunod-sunod ay mga pangalan o nouns sa Ingles. Halimbawa, unang dumating si Maria, pangalawa si Juan, at pangatlo si Pedro. Ang mga salitang una, pangalawa, at pangatlo ay ang mga pang-uring pamilang. Samantala, kung proseso o panuto naman ang nais ibigay, gamitin ang mga katagang una, kasunod, panghuli, o kaya naman, ikabit ang salitang hakbang, gaya nito. Paano maiiwasan ang burnout o stress sa online class? Unang hakbang, magtakda ng sapat na oras sa pag-aaral. Ikalawang hakbang, kumain ng wasto. Ikatlong hakbang, mag-inat-inat kada 30 minuto at ikaapat na hakbang, mag-focus sa iyong pangarap para lalong ganahan sa pag-aaral. Kung mga pangyayari naman ang nais pagsunod-sunurin, alamin natin ang pangugnay. Ito ang mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Maaaring salita, parirala o sugnay. Ang tatlong uri nito ay ang pang-utol, pang-atnig, at pang-angkop. Ang mga kataga sa pang-ukol ay kay, pina, alinsunod sa o alinsunod kay, ayon sa o ayon kay, hinggil sa o hinggil kay, laban sa o laban kay, para sa o para kay, tungkol sa o tungkol kay, at ukol sa o ukol kay. Halimbawa, maraming mga guro ngayon ang nagsusumikap na makapagturo sa kabila ng hinaharap na pandemya para sa mga mag-aaral. Ang pang-ukol na ginamit ay para sa. Sumunod na halimbawa. Alinsunod sa ordinansang panlungsod na no QR code, no entry, hindi makapapasok sa mga establishmento ang mga Valenzuela ng walang Valtrace QR code. Ang pang-ukol na ginamit ay alinsunod sa. Subukan mo naman ito. Anong pang-ukol ang dapat ilagay sa patlang? Nag-aaral siya ng mabuti. Patlang, Aling Maria, ang kanyang ina. I-type ang iyong sagot sa comment box. Magaling! Ang tamang sagot ay para kay. Alamin naman natin ang ikalawang uri ng pangugnay, ang pangatnig. Ang mga kataga sa pangatnig ay at, bagamat, bagkus, bago, dahil sa, datapwat, kapag, kaya, kundi, kung, haba, maliban, nang, ngunit, o, pagkat, palibhasa, pati, sakali, samantala, sa makatuwid, sa madaling salita, upang, sanhi, at sapagkat. Gamitin natin sa pangungusap ang mga pangatnig. Maraming Pilipino ang natutong dumiskarte sa pagtitinda online habang nasa ilalim ng community quarantine. Ang pangatnig na ginamit ay habang. Sumunod na halimbawa. Mataas ang nakuha niyang marka sa pagsusulit, palibhasa, mahilig siyang magbasa ng maaga. Ang pangatnig na ginamit ay palibhasa. Subukan mo naman ito, grade 9. Anong pangatnig ang dapat ilagay sa patlang? Gigising ako, patlang, maaga upang hindi mahuli sa klase.
I-type ang iyong sagot sa comment box. Mahusay! Ang tamang sagot ay nang. Gigising ako nang maaga upang hindi mahuli sa klase. Nasa ikatlong uri na tayo ng pangugnay. Ito ang pangangkop. Ang mga halimbawa nito ay na, g, at ng. Ginagamit ang na kung ang sinundang salita ay nagtatapos sa katinig o consonant sa Ingles. Halimbawa, bumili ako ng matibay na chinelas. Ang g naman ay idinidikit sa salitang nagtatapos sa letrang n. Halimbawa, dahan-dahang natutuhan ni Juan ang tamang pag-ipon. Ang ng naman ay idinidikit sa salitang nagtatapos sa patinig o vowel sa Ingles. Halimbawa, maligayang bumabati ang aking mga mag-aaral tuwing umaga. Subukan mo naman ito. Anong pangangkop ang dapat ilagay sa patlang? Mapagtatagumpayan din natin ang pagsubok patlang ito. I-type ang iyong sagot sa comment box. Tumpak! Ang tamang sagot ay na. Mapagtatagumpayan din natin ang pagsubok na ito. Sumunod. Saluduhan natin ang isa't isa dahil sa matapang na pagharap sa pandemya patlang ito. I-type ang iyong sagot sa comment box. Magaling! Ang tamang sagot ay NG. Saluduhan natin ang isa't isa dahil sa matapang na pagharap sa pandemyang ito. Panghuli. Lalong ginanahan patlang mag-aral ang mga anak niya dahil sa kanyang regalo. I-type ang iyong sagot sa comment box. Magaling! Ang tamang sagot ay G. Lalong ginanahang mag-aral ang mga anak niya dahil sa kanyang regalo. Mahusay mga mag-aaral! Tunghayan naman natin ang ilang piling pangyayari sa telenovelang A Soldier's Heart at pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tulong ng mga pangugnay. Halina't pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa napanood na video clip ng telenovela gamit ang letrang A hanggang D. I-type sa ating comment box ang iyong sagot. Pagkatapos ay ipinakita ang nangyaring pagsabog sa dinaraanan ng mga sundalo at ang pag-ambush ng mga kabataan. Ang nasa item number 2, sa huli, marami pa rin ang nangangarap na maging sundalo upang makapaglingkod sa bayan kahit na batid nila ang haharapin hirap. Ang nasa item number 3, dumating ang mga labi ng sundalong nasawi sa ambush sa Lanao. Para sa item number 4, sumunod ay nagbigay ng mensahe ang Pangulo para sa mga naunilang mahal sa buhay ng mga sundalong yugto. I-type sa comment box ang iyong sagot. Nakuha niyo ba ang bastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Magaling mga grade 9! Ang mga tamang sagot ay C, D, A, at B. Dumating ang mga labi ng sundalong nasawi sa ambush sa Lanao. Sumunod ay nagbigay ng mensahe ang Pangulo para sa mga naunilang mahal sa buhay ng mga sundalong yumao. Pagkatapos ay ipinakita ang nangyaring pagsabog sa dinaraanan ng mga sundalo at ang pag-ambush ng mga kawatan. Sa huli, marami pa rin ang nangangarap na maging sundalo upang makapaglikod sa bayan kahit na batid nila ang haharapin hirap.
pagbati sa mga nakakuha ng wastong pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Bukod sa sariling pamilya, ang nasa isip ng mga sundalo ay ang mas malawak na pamilya, ang bayan. Tunay ngang kahanga-hanga ang ating mga sundalo, ang mga bayani ng ating bayan. Batid kong sumagi sa inyong isip ang paghahambing sa napanood na pangyayari sa telenovela sa pangyayari sa ating kasalukuyan. Alamin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga pangyayari sa telenovela na may kaugnayan sa paglilingkod sa bayan sa mga kaganapan sa lipunan sa kasalukuyan. Sa telenovela, maingat na isinadula ang labanan sa pagitan ng mga sundalo at rebelde. Alam nating higit na kalunos-lunos ang pangyayaring ito sa tunay na buhay o sa realidad. Maaari itong magresulta sa mga biktima ng pagkabingi, matinding panghihina ng katawan, trauma, at iba pa. Ang naging pagkakatulad naman ay ang pagpapakita sa telenovela ng kahawig na pangyayaring ambush noong taong 2019 sa Eastern Samar na ikinasawi ng 6 na sundalo samantalang 20 ang sugatan. Tinatayang 50 armadong rebelde ang nagsagawa ng ambush na ito. Parehong itaw ang sakripisyo at matapang na pagbubuwis buhay ng ating mga sundalo para sa ating bayan. Salamat sa telenovela! Nasulyapan natin ang karanasan at naunawaan natin ang damdamin ng mga sundalo. Kaya mga mag-aaral, bigyang halaga natin ang mga tunay na naglilingkod at nagsasakripisyo sa ating bayan. Marahil sa oras nito ay naunawaan ninyo ang pagsusunod-sunod ng mga pangyayari gamit ang pangugnay at ang kaugnayan ng telenovela sa lipunan sa kasalukuyan. Tayo na at sagutin ang sunod na tanong. Pusuan ang pahayag kung ito ay naglalahad ng tamang impormasyon. I-like naman kung mali. I-type sa comment box sa ngayong sagot. Para sa unang bilang, ang pangugnay ay mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Maaaring salita, parirala o sugnay. Puso o like, i-type mo na sa ating comment box. Tumpak! Ang wastong sagot ay puso. Ikalawang bilang. Nagbigay ng mensahe ang Pangulo para sa mga naunilang mahal sa buhay ng mga sundalong yumao. Ang para sa ay isang pangangkop. Puso o like, i-type mo na sa ating comment box. Magaling! Ang wastong sagot ay like. Mali ang impormasyong ito sapagkat ang para sa ay isang halimbawa ng pang-ukol. Ikatlong bilang. Marami pa rin ang nangangarap maging sundalo, bagaman batid nila ang haharaping hirap. Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap ay nila. So, o like, i-type mo na ang iyong sagot sa ating comment box. Nakuha mo! Ang wastong sagot ay like. Ang ginamit na pangatnig ay bagaman. Ikaapat. Ipinakita ang nangyaring pagsabog sa dinaraanan ng mga sundalo at ang pag-ambush ng mga kawatan. Ang pangangkop na ginamit sa pangungusap ay NG sa salitang nangyaring. So, o like, i-type mo na sa ating comment box ang iyong sagot. Mahusay grade 9! Ang wastong sagot ay puso. At panghuli, ang telenovelang A Soldier's Heart ay nagpakita ng ilang pangyayari na may kaugnayan sa paglilingkod sa bayan. Puso o like? I-type mo na ang iyong sagot sa ating comment box. Napakahusay naman, grade 9! Ang wastong sagot ay puso! Pagbati sa mga nakakuha ng tamang sagot. At habang tayo ay nagtatalakay, mayroon pong mag-aaral mula sa Mapulang Lupa National High School ang nagpadala ng kanyang tanong na
Ano ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga telenovela sa kasalukuyang pamumuhay? Ang panonood ng telenovela ay tunay na nakalilibang. Subalit, dapat din nating maunawaan na ito ay refleksyon ng realidad. Ang karanasan ng tauhan ay maaaring naranasan na rin ng iba. At kung hindi man, ipinauunawa ito ng telenovela upang tayo ay mamulat at makisimpatiya sa nararanasan ng ibang tao. Kaya, hindi lang tayo basta nanonood. Nagsusuri rin tayo upang umunlad ang ating pang-unawa. At para naman sa ating mahalagang tanong kanina na paano nakatutulong ang paggamit ng mga pangugnay sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari? Sa tulong ng mga pangugnay, nagkakaroon ng relasyon o ugnayan ang mga salita, kataga o parirala. Sa makatwid, nabubuo ng pangugnay ang diwa ng pangungusap. At upang masubok pa ang inyong natutuhan, sagutin ang sumusunod na takdang aralin sa inyong module. Gawain 3, gawain 4, at karagdagang gawain. Ayos ba? Ayos! Natapos natin ang oras na ito na natamo ang mga kasanayang pambagkatuto na naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenovela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan at napagsusunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na pag-ugnay. Naway nakatulong sa inyo ang pagtalakay na ito upang lubusang maunawaan ang aralin ngayong ikalawang linggo ng unang markahan. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikilahok. Muli, ako si Binibini Carla. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Valenzuela Live. Ayos ba? Ayos! Paalam!